Bersimpan lah bagi sentong kena honor Peter no. Next month. November bah? Kenapa Peter kena berantak? Dan Julai? Nanti, babayaran ko nggak? Share na lang din ako tungkol siguro sa pag-owner operator. So ito, kagaya itong truck ko is ilang taon na rin sa akin to is simula nung binili ko noong 2020. So ngayon is 2023. So more than 3 years. So 1 year and a half na lang. Or 1 year and less than a half month. Ano? 1 year and 5 months na lang yung payment ko rito. So tatapos na. So yun at ito yung last update ko ngayon dito is yun nagpagawa ako ng truck. Na-tenga rin ako ng matagal. So yun yung mga nakakakita sa akin sa Facebook ko is yun. Minsan nagla-live ako sa Facebook yung mga ginagawa ko sa bahay. Minsan kung ano yung ginagawa ko. So hindi ko na rin masyadong nakakapag-gawa ng video. So ngayon yung biyahe ko is papunta ako ng Ontario galing ako Winnipeg. So hindi ko na rin na-videohan yung from the start. Pinikap ko tong load sa Medora, Manitoba, then papunta ako ng Dublin, Ontario. So yun at ito nga, nagpagawa ko ng truck. Kasi dapat nasa biyahe ako last week. Ang nangyari is na-breakdown tong truck ko. Hindi naman siya totally na-breakdown kasi hindi naman ako nakapagpato. So yun ang isang advantage ng may kunting gamit. So sa mga nakakala, meron ako lagi yung daladalang scanner para ma-scan ko kung may check engine light siya, kung may in-check engine, tapos pagka kailangan ko i-check yung mga soot level nung lalo-lalo sa after treatment yan ang napakasailan sa mga truck dito. Yun, na-check ko then kung kailangan ko siyang i-less ang soot level without regenerate the truck is nagagawa ko. So ang ginagawa ko is weekly or twice a week pinaforce regen ko na lang siya, inuunahan ko na siya para hindi siya mag-regen mag-derate or mag-force regen, mahimingin siya ng force regen. So yun nangyari last week is yung nag-lack of power. So nagka problema yung fuel pressure, nag-low fuel pressure. So ang ginawa ko is nag-drain ako ng filter, ng fuel sa filter.
baka ako madumi, and then nag-ano ako ng filter, nagpapalit. So ganun din. So nangyari, wala akong choice, tumatakbo na lang yung truck ko ng 80 kilometers per hour. So salip na ipatuko o salip na i-continue ko yung biyahe. At buti na lang din, di pa ako nakakatawid ng border, ibinalik ko na lang siya sa Winnipeg instead na ituloy ko siya sa biyahe. So yun, nakita na diagnose na may kailangan palitan doon sa ibabaw ng makina, which is yung sa fuel pressure sensor at yung rail, kasi nag-malfunction siya. Ngayon, ang nangyari, wala siyang warranty kasi nag-over na ako doon sa warranty limit ko ng 160 kilometers lamang. So, nangyari, ang kagandahan naman, ang Volvo is nagbigay sila ng nagbigay sila sa akin ng update na nag-send sila ng goodwill sa Volvo Certified para ma-covered up yung warranty ng ginawa. Kasi it cost 1,800 doon sa nasira. So malaman after 7 days sa refund, kasi yung ginawa, bayad muna bago refund, kasi depend, nakadepende lahat yun sa Volvo Certified. Kasi na-complain ko na siya before, bago pa siya ulit nagka-problema ng ganyan. Kasi unong kinomplain ko siya, wala silang nakitang sira. So yun, at least ngayon tumatakbo na ulit siya ng ayos. So yun, at tatakbo na muna ulit ako at papunta ako ng Dublin, Ontario. While I waited for the sun to shine, I was crying on my own. It was all a waste of time all along. Yeah, I waited through the summertime for the sun to come around, come around, come around,
nakakaranas ng paghina ng biyahe. So, hindi namin alam kung dahil sa recession or what. So, ang basta alam lang namin is lahat nakakaramdam ng paghina ng biyahe. So, yun. At mga ilang araw din, ilang linggo rin na ito. Kaga ito, ngayon lang ulit ako nakabiyahe kasi nagtagal ako sa Winnipeg. So, yun. At yun, nasa owner operator yun, nasisira yung truck, kailangan yung pa-maintenance, kailangan ipagawa. So ito is magpo 4 years na to sa April tong truck ko. So 1 year na lang mahigit, then makakatapos na. Tsaga-tsagay na lang kahit na ganitong mahina yung biyahe. So update ko lang din, nandito ako ngayon sa Ontario. So meron akong inaantay lang na kasamahan din namin dito na owner operator. Sabay na kami papauwi. And then mag-go off 36 hours reset lang. Siguro, depende. Kasi kagaya nga, sinabi ko na mahina ang biyahe ngayon. Hindi namin alam kasi tuloy-tuloy yung hiring sa amin. Pero ngayon, stop na kasi sobrang dami na ng owner operator. Kasi puro majority ng mga empleyado dito sa kumpanya namin is 95% is owner operator. Iilan lang yung mga company driver, mas lamang pa rin yung owner operator. So yun, nagpa-company list yung kumpanya, yun may mga ilang kasamahan kami mga Pilipino na lumipat dito, yun nakakuha ng mga truck. Nagaya no na vlog na ni-vlog ni Marco ni Pinoy Trucker, eh si Walter, yan kakukuha lang ng truck niya kasama namin dito. So shout out. At saka shout out sa lahat ng mga kasama ko dito sa Penner. And yun, at saka yun, medyo kasi kuwan din eh, hindi ako masyado nakakapag, parang tinatamad ba ako mag video kasi nagaya nga no, kailangan ko pantakpan yung pangalan ko pa niya kasi wala pa rin sagot yung kumpanya na pwede ko siyang ikuhanan ng video na kahit di ko natakpan yung pangalan kasi syempre kailangan natin sumunod sa mga company policy. Eh, pwede naman, kaso nga lang yun, tatakpan mo yung pangalan kaya upload mo sa social media, like ng yung mga private lang na upload, wala namang problema, mga pictures lang. Ang ilang nila kasi nila yung may makikita sila na yung parang mga nakikipag-away na ano, siyempre ano pa rin sa kumpanya yun eh. So yun, kung may ma-share naman kami tungkol sa pag-owner operator or about experiencing sa pag-owner operator or pag-own ng truck, pwede naman naming i-share, pwede kong i-share yung mga na-experience ko kasi almost 4 years naman na akong owner operator. Marami na akong mga na-encounter na mga sira, breakdown. So awa naman ng Diyos at itong truck ko is wala pa akong ganung kalaking nagagastos kasi most of nasira sa truck ko is warranty. So ang nagastos ko lang dito malaki is yung nagpalit ako ng drive tires ko, inaabot siya ng 4,000 mahigit. So yung gulong naman umaabot naman ng ang steer tire, umaabot siya ng hand, yung itong huling palit ko is umaabot siya ng 272 kilometers na tinakbo. Then yung drive tires ko umaabot siya ng almost 700 bago ako nagpalit. So isang beses pa lang ako nagpalit sa drive, then sa steer tire ko is patatlo ng palit. So yung truck ko is tumakbo na ng ang kilometer niya ngayon is more than 800 kilometers. So malapit na siyang mag 1 million, then malapit na rin ako makatapos ng bayad kasi 1 year and 5 months na lang at makakagraduate na. So ganun, tsaga-tsaga lang. Doon sa sinasabi nilang malaki ang kita ng owner operator, sa ngayon is 50-50 kasi gaya niyan may expenses. Diba, may income, may expenses, at saka ang kita, hindi siya consistent. Depende siya sa bigay ng biyahe, depende siya sa miles na magagawa mo, depende siya sa cut-off, depende sa konsumo mo ng fuel, kung paano nga kumonsumo. Depende lahat yan sa ginagawa o saka binibigay na trabaho. So, yun. At kung meron man akong may share, mag-comment lang kayo. At kung may tanong kayo is na gusto nyo malaman, pwede naman natin mag-share tayo ng ano ng mga experiencing about sa owner operator. So yun, naantay ko lang yung kasama kong Pilipino rito na owner operator.
And siguro subukan natin interbihin kung ano, kasi magwa 1 year na siyang owner operator dito. So alamin natin kung ano yung pakiramdam ng isang owner operator or nag-start pa lang mag-owner operator, at kung ano ba talaga ang pagbabagong binigay sa kanya. So yun, at makakilala nyo sila siya mamaya. At inaantay-tay ko lang, binili ko na rin siya ng kape dito sa Tim Horton. Hindi talaga niya tiyan ganyo.
Kaya nyo ka-uwi niya. Kain tayo, mga kamalupit. Si Tatay Malupit. Kasama natin si Tatay Malupit. Dito na kami tutulong sa Salt Saint Marie. Wala na, di kinaya. Wala na powers. Bukas naman. Buti ka mo, yung mus dito galing sa kabila. Pag lusong kami, pa ilaw-ilaw yung driver. Eh, naka-bright pa naman. Eh, ako bright ng bright, bright. Sabi, ba't tayo magbaba nito? Akala ko nakatirik lang. Nakatigil na hindi makaahon. Wala, pag lapit ko, yun na. May mus. Tumama na. Tumama. Doon pa man siya sa mayan, di ba yung kurbadang palusong bago biglang kurbadang paahon? Nga, diyan kami nadali, yung lusong na kurbadang ganyan, no? Oh, yung babang-baba. Tapos, yan sa Montero River? Hindi, pagdating sa kaligitnaan, ah, doon, dali. Yan, ngayon pa naman dyan pagkagabi. Buti, mabagal-bagal ang takbo. Ang ano, oh. Hindi ka lang makakabagal din doon, eh, pag nasa Lidamor, eh. Alam mong ahong, bubilo ka, eh. Angat lang tayo, alas 4. Aga naman. Madulim pa yun ay. Alas 5 tayo mo. Pwede na alas 5. 4. Kaya angat ako alas 4. Bala, iwarang tayo. Ikaw, ngayon mo mga tukaya angat. Naiiwanan din muna muna ka. Kaya mabagat pang arko. Ang lusong na yun dyan eh. Oo. Bilis din pa naman, mag-isang taong ka naman ng repeater, no? Next month. November ba? November katapos na ako ng insert. Bilis niya na, no? Last week ko. Unang biyahe ko kami ni Benji, dalawa. Doon sa may ano? Ah, magka-convoy ka dalawa? Doon sa kumpanya ng, yun, may lab sa gilid. Sa may... St. Joseph? St. Joseph yun? Ah, hindi, hindi. Marga namin galing tayo din, yung lab. Saan lab yun? Sa Ohio? Ah! Ohio nga. Ah, oo. Highway 23, yung malaking kumpanya doon na dito ka doon sa labs, tapos sa gilid lang yung kumpanya mo lang. Gusto yung parang, no? Apat na taon na lang, ano? Hindi na lang, bay. Pagtsagaan din siya. Tapos ang sumunod si... Ang sumunod si Kwanan, no? Sumunod sa akin si Adrian. Si Adrian ba ganda sumunod? Si Adrian, kaya lang. Sumabay na si Daniel kasi yung seminar ang tagal. Yung ano, yung... Protest tsaka yung ano? Orientation? Orientation, yes. Sinabay na sila. Pero nakuha ni Adrian truck muna. Lahat na sila sabay-sabay ah, di ba? Sa orientation. Buwan lang pala pagitan niya, no? Best yun, naka-isang taon agad kayo, no? Kalaan mo, ano? Parang ano lang ah. Napapail ka na ba ng tax? Then July? Tapos na. Beh, boss na yun, di ba? Hindi ko maintindihan yung bonus na yun. Paano yun? Eh ako eh. Ayoko, bayad din ako sa tax eh. Bayad ka rin? Plano? Pero may bonus ako. Kaya ako magta-tax. Yung nga, tanong ko nga pala. Ulitin mo. Tawagan ko. Kaya mo, may bonus. Hanggang December yun. Kailangan mo pull out mo before end ng December. Ah, ganun ba? Bagay, nag-pull out na ako. 3-5 eh. Meron yun. Tanong mo. Bibigyan ka na nung copy eh, nung... Kaya nga ng computation, di ba? Hiningi tapos, ko nga. Tapos talaga yun sa pinakahuli, naroon kung magkano yung kinita ng business mo. Ngayon, yung kinita ng business mo na yun, kailangan mo ilipat sa personal. Tataksan ngayon yun, kasi consider na ano ng... Ano mo yun eh. Nandun yun, naka-itemize yun eh. Revenue, tapos expenses. Sa expenses, naroon lahat yung monthly sa truck, fuel, salary, naroon lahat, pati GST, naroon lahat. Kasi may pinilapan lang akong papel na... Oo, may pipilapan ka na yung pipirmahan mo na
na ang yung nakalagay sa sulat niya, na ikaw ulit, ikaw pa rin ang presidente ng business. No, ito nga. Mm. Pinilapan ko apat na papel to eh. Oh, apat 'yan. Tapos meron ka pang yung competition, wala ka nun. Ayan, yan o. Ngayon, babayaran, November. Hmm. Okay, ito, 4. Hindi pa nga kasi, alang, hindi ko pa naman nakabuo isang taon eh. Next year pa. Oo, oh, next year pa. Pero may competition siyang sinabi sa akin eh. So, dapat meron ka nung copy, doon mo makikita lahat. Yan eh, ano lang yun eh, sa para isang bid nila sa CRA. Sa likod. Hmm. May total kung magkano talaga ang natira sa kita ng business. Bali yun ang mangyayari, bonus. Ang tawag nga nila yung masundo, bonus. Hmm. Tapos kukunin mo yun sa business, lilipat mo sa personal. Tataksan naman yun kasi kukunin mo yun. Para mag-zero-zero ulit yung kwentahan ng business mo. Kaya kunin yun, di ba? Hmm. Before end of the year. Sa mga nagsasabing malaki kinikita ng owner operator, hindi po ganun kalaki. Kala nyo lang yun. Pero walang binabayaran. Malaki. Kasi ang disadvantage naman kasi sa owner operator, nagbabayad ng truck. E ngayon, pag walang biyahe, saan mo kukunin bayad sa truck? Kung walang kita. Kaya dyan magkakalaman kung kumita ang owner operator, ang isang owner operator as a truck driver pag nag-file na ng tax kasi nandiyan pa yung taxation. Yan. Kahit naman sa company driver ganoon pa rin naman eh. Oo. Oh. Hindi naman bawat sweldo mo eh iba, hindi naman hindi naman hindi naman kada sahod pare-parehas. Yeah. Oo nga, hindi pa nga ako naglagay kasi nga naano ako na maglagay ako, wala rin makukuha sa business. Nauubos at nauubos. Kaya mo malugi yung business. Kaya ang inano ko, sinasakto mo lang. Oo, sinasakto ko lang. Para may laman. Para may laman. Hindi pa pwede sa personal. Yung sa personal para sa pamilya nyo. Kaya nga. Ang business para sa business. Malaki nga sa US. Tama, mataas ang exchange rate pero ang rate di naman tumataas eh, no? Yeah. Dapat kung tutusin, dapat tumaas eh. Ewan ko lang sa Ontario kung magkano. Iisa lang naman yan, kahit Ontario. Ang hinahabol lang nila dyan, yung 5%. Agar ba? Oo, pero hindi ko nilalagyan ng Ontario. Visit na yan. Oh? Hindi ko nilalagyan, basta na Canada na lang. ganun din yun. Bro, 141 no? Sa ano, Manitoba? Oh, tama, sabi ko sa'yo, lumaki na eh. Hey, Manitoba to Ontario eh. Oh, kahit Ontario lagay mo dyan. Ganun din pala. Pares din. Oo nga, ganun din pala. Tinan mo. Ibig sabihin, tumaas na nga. Kasi yung huli, 137 eh. Tumaas. Ah, tumaas ba? Tumaas. Pero laki talaga ni Waze, 194. Oh, samantala yung nagaganyan ng ano, dapat ang rate na mataas na eh. Yeah. Yung problema natin, di ganun din, hindi naman tayo nakakabiyahe, marami rin tingga, wala rin. Tama, kaya ang US, nagtataas sila ng rate. Eh tayo, wala, hindi naman tayo tumataas eh. Lalo na ako, hindi talaga tumataas. Hindi tumataas, hindi nga yung rate nga natin. Yung bayad sa atin, hindi mo tumataas. Keep safe and keep on trucking.